Kumusta mga amigo? Lakers versus Indiana Pacers ang pag-aharap ni LeBron James at Benedict Mathurin, kung saan nanalo ang Pacers sa score na 115-116. Well, sobrang trending ito mga amigo dahil sobrang nag-enjoy sana ang Los Angeles Lakers under 10 minutes sa 4th quarter dahil lamang sila ng 17 points, 101-84. Subalit biglang nagbago ang momentum at napunta sa Indiana Pacers. After ng timeout ay gumawa sila ng sunod-sunod na score, dalawang 3-pointer at back-to-back basket mula dito sa rookie na si Benedict Mathurin. Everything is clicking para sa Pacers samantalang stagnant naman ang opensa ng Lakers at lahat na mga binibitawan ni LeBron ay talagang hindi pumapasok. Natalo pa sila sa rebounding at ikot ng bola or pace sa laro sa 4th quarter. At ang pinakarason mga amigo ay sobrang lamya ng depensa ng Los Angeles Lakers dahil hindi nila mapigilan ang opensa ng Indiana Pacers. Well, di lang ako masyadong fan ng tatlong guard sa lineup mga amigo. Bagay na talagang tatalunin sila sa rebounding dahil ang pinakamatangkad lang sa player ng Lakers ay walang iba kundi itong si Anthony Davis. Naging crucial din sa Los Angeles Lakers ang back-to-back turnover at talagang halatang hindi umaayon sa kanila ang pagkakataon. Ayon pa nga kay LeBron James, talagang pag matatalo ka, lahat ay parang mapupunta sa pagkakamali. Pag hawak ni LeBron ang bola ay hindi nga gumagalaw ang kanyang kakampi at umaasa sa iso play ni LeBron na palagi naman dino-double team at hindi makahanap ng papasahan at sa oras na bibitawan niya ang tira ay hindi nga ito pumapasok. Maraming open shot ang ibinibigay ng Lakers sa Indiana Pacers, isa na dyan ang game-winning buzzer beater 3-pointer na ito ni Andrew Nembhard. Well, salamat dito kay Tyrese Haliburton dahil nahanap siya mga amigo. Inako naman ni Coach Darvin Ham ang kasalanan sa pagkakataon na ito. Hindi daw sila naging agresibo offensively at maging sa rebounding ay talagang tinatalo sila mga amigo. Hindi nila na-control ang pace ng laro at kulang sila sa galaw o ikot ng bola ayon niyan kay Coach Darvin Ham. Ayon pa kay Anthony Davis, talagang masakit ito para sa kanila at ang pinakamalaking challenges ay ang rebounding at transition play ng Pacers. Siyempre, ang pinakamalaking contributor mga amigo ay ang guard na si Tyrese Haliburton na hindi man lang nakapag-commit ng turnover at laging nahahanap ang open na ka-teammates. Si Tyrese Haliburton ang kauna-unahang player na nakapagtala ng 40 assists at 0 turnover sa loob ng tatlong laro. Muling nag-trending mga amigo si Frank Vogel at sinasabing bagamat malayo pa ito sa pagiging perfecto, pero mas magaling daw ito kay Darvin Ham. Dagdag pa ng iba, hindi daw talaga ito pagkakamali ni Frank Vogel at deserve daw ang apology. Ayon naman sa iba, at least si Coach Darvin Ham ay inaako ang kasalanan kaysa dito kay Frank Vogel na sinisisi sa iba. Ano ang masasabi niyo dyan mga amigo?